Maraming maraming salamat po sa mga subscriber ko at sa mga sumusuporta po. And also, always na nag-aabang ng mga videos na ina-upload ko. What's up? What's up? I'm here again. This is your host, Paolo Garces. And welcome to my channel, Paolo Garces and Family. Hello guys, kung nakikita nyo o napapansin nyo yung mga videos ko is regarding the family and the entertainment. Ngayon naman, magdi-discuss naman tayo regarding sa business. Lahat ng business sa Pilipinas ay kailangan i-record lahat ng mga transaction nila mula income, sales, expenses, at yung mga adjustments sa libro. Isa itong requirements ng BIR every year. Kailangan po ng isang business na makapag-submit sila or either sila ang bibisitahin ng BIR. Kaya kailangan po alam po ng mga businessmen kung ano kung kailan at paano gawin itong requirements na to. Ano ba itong pinag-uusapan natin? Ano ba yung tinatanaki ko sa inyo? Ito ay isang requirements ng BIR. Ito ay tinatawag nating Book of Accounts. May tatlong klase ng book of accounts sa pagre-rehistro natin. Una, yung manual. Pangalawa, yung loose leaf. And pangatlo, ay ang computerized. Video na ito, ang tatalakayin lang muna natin yung manual books o yung pagsusulat ng mano-mano. May anim na libro na kailangan mo iparehistro sa BIR. Una, ang sales journal or sales book. Pangalawa, yung cash receipts journal. Pangatlo, yung purchase journal. Pangapat, yung cash disbursement journal. Then ang panglima is general journal. At ang pang-anim, ito yung general ledger. Itong anim na nabanggit ko, hindi mo kailangan iparehistro lahat. Depende sa transaksyon ng kumpanya mo or ng business mo. Kadalasan, ang pinaparehistro lamang ng mga businessman o yung mga small entities ay ang cash disbursement, cash receipts, general journal, at general ledger. Paano nga ba magrehistro ng mga libro? Actually, kapag once na nag-register na kayo sa BIR ng Certificate Registration, kasabay na po ito na i-rehistro nyo. Ang pipilapan nyo lang is yung BIR 1905. Ito yung application of manual books. Kadalasan ng mga nagsusulat sa libro, hindi nila alam kung ano ba talaga yung dapat na template o kung paano ba or ano ba yung maayos na pagsusulat dito. Ngayon sa video na ito, tatalakayin natin yon at ipapakita ko sa inyo kung paano magsulat sa libro o yung manual books or yung columnar na tinatawag natin. Ipipresent ko sa inyo yung paano magsulat sa libro sa pamamagitan ng Excel presentation. Yung Excel presentation na yon ay base sa mga column na nakalagay sa columnar. Tara, simulan na po natin yung presentation through Excel. Ipipresent natin kung paano natin susulatan yung columnar books sa pamamagitan at template na ito. Kung ano ang template na nakikita nyo dito ay base sa columnar na 12 columns. Simula na po natin yung pagtatalakay regarding sa book of accounts. Okay, simulan po natin sa sales invoices journal. Once na meron kayong transaction or yung naibenta or sales invoices, kukunin nyo lang po yung detalye. Makikita nyo po sa columnar box na meron po unang column ay yung 1 to 30. Tapos, meron pong blankong columnar na makikita dyan na 12, di bali 14 columns po ito. Yung 12 columns na sinasabi, ito yung may number na. So, ganito po yung presentation niya. So, una, ang isusulat nyo is date. Sa baba niya is month and date, then year. The next column, ito yung mahabang
Habang column, hahatiin niyo po sila sa dalawa. Ang una ay yung reference number o yung sales invoice number. Next is name. Then after nito, pupunta na tayo sa column 1. Sa column 1 and 2, ilalagay ninyo kung anong account name niya. Ito, katulad nito, account receivables, meron pong debit and credit po na ilalagay natin sa 1 and 2. Then output bot, debit and credit. Then sales, debit and credit sa number 5 and 6. Number 7 and 8, 9, 10. Ito ay tinatawag natin sundries account. Ang sundries account, ito po yung wala po sa 1 to 6 na account. So, isusulat po ninyo lahat dito kung ano po yung account yun. Example po, deferred output VAT. O yung, pwede rin po ilagay ninyo dito kung wala, kung may other entries po yung isusulat ninyo. Then, debit and credit. Then, the number 10 and 12, ito po yung description or transaction, kung ano po yung statement or yung nangyari po dito sa transaction nito. May dalawang klase po tayong example dito. Isa ay goods and service transaction. Unahin po natin goods. Sa goods, isusulat ko siya from January 31, 2020. Then, ang reference number niya is 001. Next is, ang name po or yung name ng nabentahan natin, kunyari si Paolo Garces, then isusulat natin yung amount kung magkano yung accounts receivable o yung utang niya sa atin. Example lang to, 112,000 yung total amount ng receivable niya o yung kukolektahin natin sa kanya. Next is output VAT. Ang output VAT ito ay base sa net of VAT o yung linabas natin yung 12% sa total. Kaya makikita nyo is 12,000. Then next is entry, ang credit is 100,000. Nakikita nyo po kung paano ang presentation. Ito ay base sa normal account balance nila. Ang account receivable, dahil nakapagbenta ka, at hindi po masisingal dahil may payment terms kayo o terms of collection, ilalagay mo muna siya sa account receivable. Then, record lang yung mga ibang transaction. Then next is 7 and 8 to 10. Wala naman pong deferred output VAT dahil hindi naman po services to. So, yung output VAT is totally na credit na po siya o yung i-remit na po natin siya sa BIR sa darating na due date niya o yung filing date niya. Next is yung description ng transaction. Dito po nakalagay kung anong klase pong binenta natin. Example lang po ito, 100 units of supplements. Yan po ang susulat natin sa libro. Next is number 2, February 20, 2020. Ako ay nagbigay ng servisyo ng accounting at dinagay ko siya sa billing invoices. Billing invoices naman po, ha, hindi po sales invoices. Ito po ay pangalan ko. Example lang po na ang payment terms is 30 days. So, accounts receivable po siya, 56,000. Then, output batch, hindi pa po natin nire-recognize siya dahil hindi pa po natin nakokolekta. Magkaiba po ang treatment ng goods and services. Then, recorded as 50,000. Then, sa sundries accounts, i-re-record po natin siyang deferred output VAT. Ito po yung not recognized until collected. So, credit po siya, 6,000. So, ang recording niya is accounts pay, sa liability, sorry. Then, ang transaction niya or description is accounting fee for the month of what? Okay? Then, services. Ito po yung services. Ganito lang po yung sales invoices po. Ang next naman nating tatalakayin is cash receipts journal. Ito mang cash receipts journal, ito yung born on collection o yung nakolekta na natin yung binigay natin servisyo o yung goods based on the terms. Paano naman po magsulat po dito? Same lang po ang treatment o yung logic niya as sales invoices. Ganun lang din po. Pero ang kaibahan po dito is meron pong
pagbabago sa mga accounts. Patulad po nito, sa number column 1 and 2, may cash accounts po siya, then normal is debit, then credit. Then accounts receivable sa number 3 and 4, debit and credit. Then creditable withholding tax kung sakaling top include ka sa top 20,000 or mandatory na kailangan kakaltasan ng expanded withholding tax. Ang 7 to 8 or yung sundries account, then 11 to 12, it's same lang po. Ganun pa rin po, magbigay po tayo ng example, goods and services. Sa goods naman po, base naman po ng official receipt, nakakolekta po tayo noong January 31, isusulat po natin yan. Then, ang official receipt number, name, and normal account ng cash accounts. Kasi, ang normal account nito, nakakolekta tayo, ilalagay niyo po siya sa debit para tumagdag po sa cash account record. Next is, dahil nakolekta natin, mababawas po sa account receivable po na 112,000. Nasaan po yung 12,000 to? Ito po yung input bat. Output bat po. Then, example po dito, kinaltasan po tayo na 2% kasi top 20,000 po yung corporation o yung business natin. Example lang po to. Pero kung hindi naman po nakaltasan, wala naman po ilalagay. Then sa sundries accounts, wala naman po na ilalagay dito kundi yung. Then ang description, yung transaction, ilalagay lang po ninyo kung ano po yung passing transaction. Collection of 100 units of supplements. Ito po yung goods. Example po yung goods. Then, services naman po tayo. Noong February 20, 2020, nakakolekta po tayo based sa ating accounting services. Isulat po natin sa official receipt number ng 002. Then ang pangalan po natin. Then, nakakolekta po tayo worth 55,000 para idagdag sa cash account. Then, ibabawas naman po natin yung 56,000 na total. Then, ibabawas po natin yung 1,000 pesos na kalta sa atin because igluli po tayo sa top 5,000. Okay? Then, dito po, makikita nyo sa sundries account na inilabas po o nag-record po tayo ng deferred output VAT and output VAT. Sa deferred output VAT, dahil nakakolekta na tayo, babawasan po natin si deferred output VAT. Then, i-recognize as output VAT para i-remit po kay BIR. Then next is transaction and description. Sabi ko nga, kahit ano, kung ano po yung transaction ninyo, lagay niya lang po. Okay po, this is the example of cash receipts journal. Kailangan po, sa columnar po natin, may ganito pong tatak po ng BIR and also may pirma po siya ng taxpayer service section. Ito po yung actual presentation or yung pagsusulat sa columnar. So makikita nyo, parehas sa parehas po sa Excel form or Excel presentation na ginawa po natin. I-apply nyo lang po yung or isusulat nyo lang base sa kanilang column. Ingatan lang po din natin ang pagsusulat dito patulad po sa mga numbers. Meron pong kanya-kanyang box po sila para sa centavo, hundreds, thousands, and millions.